U.S. presidential candidates John McCain at Barack Obama muli nagharap pero nagkabiroan lang sa isang fundraising dinner. At sa Iran, ostrich sandwich na isa at kalahating kilometro ang haba, itinanghal na pinakamalaki sa buong mundo. Saksihan po ang mga balita mula sa iba't ibang panig ng mundo. Marahas na sinagot ng tear gas ng mga polis ang sigaw ng manggagawang ito sa Brazil para sa mas mataas na sahod. Yan ay para mabuwag ang pagkakaharang ng mga ito sa palasyo ng gobyerno ng Brazil. Bukod dyan, nagpakawala rin sila ng mga gas bombs na ikinasugat ng 13. Sa kabila ng nagiinit na karera sa pagkapangulo, nakuha pa rin magbiroan sa isa't isa ng magkaribal na kandidatong sila John McCain at Barack Obama, pati na si dating U.S. presidential aspirant Hillary Clinton sa isang fundraising dinner sa New York. I can't shake that feeling that some people here are pulling for me. I'm delighted to see you here tonight, Hillary. Recently, one of John's top advisors told the Daily News that if we keep talking about the economy, McCain's going to lose. So tonight, I'd like to talk about the economy. Maayos rin ang guesting ni McCain sa David Letterman Show kung saan idinaan niya sa biro ang paghingi ng paumanhin sa di niya pagsipot sa nauna niyang schedule doon. Sumaglit naman si Obama sa fundraising concert nina Bruce Springsteen at Billy Joel para sa kanyang kampanya. Umamin na ilang buwan ang hiwalay ang X-Files star na si David Duchovny sa aktres na si Tia Leoni. Itinago raw muna nila ito sa publiko para sa kanilang mga anak pero hindi na napigil ang alihasgas ng balita sa Hollywood. Lalo na nang magparehab si Duchovny dahil sa sex addiction nito nitong Agosto. Sa ngayon ay magaling na raw si Duchovny. Isang grupo ng mga chef sa Iran ang tulong-tulong na bumuo ng higanteng ostrich sandwich na may 1,500 metrong haba. Pinalamanan yan na may 1,000 kilong karne ng higanteng ibon. Sapat upang makuha nila ang bagong world record ng pinakamalaking ostrich sandwich sa buong mundo. Para sa saksi, Michael Vatinigulan. Samantala, binigyang parangal ng Consumer Union of the Philippines ang kapuso nating si Mike Enriquez bilang outstanding radio and TV personality. Bilang pagkilala ito sa kanyang kontribusyon sa larangan ng broadcasting at bilang taga-protekta ng mga consumer. Ayon kay Mike, mahalaga ang award dahil galing ito sa mga consumer na tumatangkilik sa GMA. Bahagi po ang 90th Annual National Consumers Awards sa pagdiriwang ng National Consumers Welfare Month. Excited na High School Musical star na si Vanessa Hudgens na makadalaw rito sa Pilipinas. Sa mga hindi po nakakaalam, Pinay ang ina ni Vanessa na si Gina Guanco. Sa one-on-one interview ng GMA News stringer na si Janet Nepales, sinabi ni Vanessa na isang magandang katangian ng mga Pinoy na kanyang taglay ay ang pagiging passionate sa trabaho. Ito ang kanyang naging puhunan para makamit ang tagumpay sa kanyang career. May payo naman siya sa mga kapwa Pinoy na gusto. Pinaalalahanan din ng Pangulo ang media na maging instrumento raw sana sa pagbibigay pag-asa sa mga Pilipino, lalo na sa gitna ng krisis na hinaharap sa mundo, sabay giit na nananatiling matatag ang ating ekonomiya. Fortunately, we're not in a crisis here at home, but we are facing strong challenges. During these troubled times, it's the role of government to help insulate the Filipino people from these price shocks and economic pressure. Ipinagmalaki naman ni GMA 7 President, Chairman at CEO Attorney Felipe Gozon ang state-of-the-art studios nito sa isang video presentation sa Pangulo. Ang mahigit 1,000 square meters na Studio 4 kayang makapag-accommodate ng 1,000 tao. Kauna-unahan din daw sa bansa ang control room nito na armado ng pinakabagong digital production switchers. Meron din itong 20 split screen monitors. At ang mga ilaw, katulad daw ng ginamit sa opening ceremonies ng Beijing Olympics. Ang Studio 5 naman, may room within a room acoustic system at soundproofing design pa. At ang talagang kahanga-hanga sa 1 bilyong pisong ginastos ng GMA Network sa pagpapatayo ng bagong building. Wala tayong utang at ang ginastos natin dito, internally generated funds. Ito talaga, it's a monument to the hard work, kaisahan at pagpupursige ng ating mga kapuso.
Ipinakita ng GMA7 executive sa kanilang mga pangunahing pandangal ang mga naturang studio. Dinaluhan din ang pagpapasinayan ng GMA Network Studios ng iba't ibang personalidad mula sa showbiz, politika at business sector. Walang dudang ang pagkakalikha ng pinakabagong GMA Network Studios ay isang pagsasakatuparan ng pangako ng GMA Network Management na maibigay ang pinakamagandang klase ng serbisyo sa mga kapusong walang sawang sumusubaybay at tumatangkilik dito. Ako si Connie Season, ang inyong saksi. Para sa karagdagang balita, patuloy tumutok sa GMA News and Public Affairs at mag-log-on sa www.gmanews.tv kung saan mapapanood ang ilang bahagi ng saksi. Para naman makatanggap ng mga pinakabagong balita via text, i-type lang ang GMA News, Face On at isend sa 4627. Susunod na po, emergency tungkol sa mga minor de edad na mga batang sumisisid po ng bakal para pangkain. At abangan niyo po ang Wish Ko Lang ngayong Sabado. At yan ang mga pangyayaring tinutukan yung nag-iisang liga ng katotohanan. Ako naman, Arnold Glavio, proud to be Kapuso. At 68 days na lang po, Pasko na. Atin naman ay balitang walang kinikilingan, walang pinoprotektahan, servisyong tutupo lamang. Ako po si Vicky Morales, proud to be Kapuso. Agad sa Lunes, sama-sama tayo magiging saksi!